Meron pong isang kasabihan, it never rains in my life, but it pours. Hindi lang daw umuulan, kundi bumubuhos pagka dumarating. At ito po yung karamihan na binabanggit ng mga nakakaranas ng napakaraming mga sabay-sabay, kung minsan na tinatawag na dagok sa buhay. Maraming hirap, maraming pasanin, maraming mga sakit sa buhay. At marami po mga tao, pagod na ang treatment nila sa kanilang buhay, parang isa na lamang na walang katapusang hirap. Kung tayo man yon, ay ano po ba ang mensahe sa atin ng Panginoon? At kung hindi tayo, paano tayo makapag-minister sa mga kapwa natin na ganito ang kalagayan sa buhay? Pagod ang isip, pagod ang puso, pagod ang katawan. Ang atin pong mensahe, nakakapagod ang buhay. Yan ba ang attitude natin kumisan o nararamdaman o complaint ng maraming nasa paligid sa atin? Patuloy kaming lumalapit sa iyo, aming Ama. Humihingi kami ng pusong magiging matabang taniman ang iyong salita. Kayo lang naman ang aming dinudulugan at nalalapitan at kayo ang aming magulang. Kami po ang tunay na pwede naming lapitan anumang panahon. Kami man yung nagkamali o kami yung pinagkamalian. Kami man ang nagkasala o kami, Panginoon, yung naagrabyado. Kayo pa rin ang aming lalapitan. Kayo pa rin ang aming kailangan. Humihingi kami, Panginoon, ng patuloy na paglilinis niyo. Nawa ay inyo po, Panginoong, hugasan namin mga kasalanan. Do not count our sins against the blessing that may be received by people through us. At kami, Panginoon, ay marapatin mo di man dapat na maging daluyan ang iyong pagpapala. Cleanse us. Kami, Panginoon, ay nagtukubli sa iyong likuran. Kayo po ang makita, kayo ang marinig. Ang kabutihan niyo po ang siyang mahayag sa aming lahat. Maging tagapagsalita namin kayo, Panginoon, hindi po ang aming kapwa lamang. At nawa ang bawat maririnig namin magmula sa inyo. Panginoon, use your servant only as your footstool. Lift up only yourself and let the message come only from you. We reject and rebuke all presence of evil in Jesus' mighty name. And we dedicate ourselves to listening to your words, to pondering your wisdom, Lord. And may your wisdom flow in us and through us. Lift us up, set us free. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito po ang ating mga reklamo sa buhay. Kuminsan, nakakapagod ng mabuhay. Marami kang mariringgang ganyan, lalo yung sunod-sunod ang mga problema. Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayon? 5 complaints of man and 5 answers of God. Yan po ang ating mahalagang tingnan ngayon. 5 reklamo, bagamat marami yan, pero 5 lang ang pag-uusapan natin ngayon. People say, I'm too tired. Pagod na ako. I'm too tired of work, of burdens. I'm too tired of heartaches and difficulties, of pain and sorrow, of frustrations and rejection, of want or poverty. I'm too tired of sickness. Pagod na akong mahirapan, lagi na lang kapusin, etc., etc. But you know what God or what the Bible says? Ang sagot niya sa I am too tired, I will give you rest. Pangako naman niya ng Panginoon, eh, Matthew 11, 28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan ang pangako ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagod, kayo mga nabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. At sabi niya, isuot niyo ang aking pamatok. Alam niyo po yung pamatok na isinusuot sa batok ng mga kabayo, ng mga baka, ng mga kalabaw para hilahin nila yung kung anumang dapat nilang hilahin. At sa Israel, uso po yung pamatok na doble. Kaya kumisan doble, 2 baka yung magkasabay na naghihila ng araro, 2 baka yung mayroong ginagawa. Kaya siya yung isa at sabi niya, isuot niyo ang aking pamatok sa inyong batok. In other words, ako ang inyong magiging kapartner. Napapagod kayo kasi sinosolo nyo. Napapagod kayo kasi sinasarili nyo ang inyong mga problema, ang inyong mga kabigatan. Sabi niya, narito ako. Bakit ako narito pa? Ako ang inyong kapartner sa buhay. Napapagod kayo kasi nakikipartner kayo sa tao lang eh. Makikipag-business partner kayo nang sa mga nagwa 1-2-3. Makikipag-ibigan kayo sa hindi naman kayo iniibig. Makikipag-mabutihan kayo sa hindi naman mabuti sa inyo. Umaasa kayo sa hindi nyo naman maaasahan.
ipinapako nyo ang tuon nyo sa hindi naman pwedeng pagpakuan dahil lagi silang wala. Sabi niya, take my yoke upon you. Kapatid, Ephesians 6:2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Yan daw ang premyo ng Diyos sa mabubuting anak. So hindi tayo magsisisi na mabuti ako, sunod-sunod ako sa magulang ko, pag umiyak na ng konti, laglag na ang 1,000 ko. Bawat patak ng luha, ang tres personas ay lumalabas sa akin pitaka. Sabi, iyang marunong magparangal sa kanilang magulang. Ano man paraan ng pagpaparangal yon, sabi, bibiyayaan kayo ng mahaba at masayang buhay. Hindi lang mahabang buhay na ang hirap naman, kundi saya. Kaya kasabihan niya ni, ang mabubuting anak ay mayroong mga magagandang kinabukasan. Eh, hindi naman yan pang-uto ng ating mga kasabihan. Ang Biblia mismo ang may sabi. Kaya hindi rin yan pagsisisihan. Isa pang nakakapagod, sasabihin ng iba, nakakapagod mabuhay. Nakakapagod ang buhay. Kaya meron nga na tumatalo na sa tulay. Diba? Nung nahulog sa ilog, hindi naman namatay sa lunod, namatay sa pollution. Diba, namatay pa rin. Pinakakapagod ng mabuhay, pero ang pangako pa rin, it's very related to what we've been saying all along, you will have rest. May kapahingahan. Hebrews 4:1 and 9, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Mapagod man tayo dito sa lupa, gano'ng kahaba ba ang buhay? 70 years, 80, 90, 100 years. Pero yung eternity in the presence of the Lord is forever and ever and ever. Kasi sabi, napapagod man kayo dito, may inaasahan naman kayong kapahingahan. At hindi naman yun eh. Sabi, every week nga, binibigyan ko kayo ng Sabbath, one Sabbath every 6 days, broken by a 7th day of rest. Pagkatapos eh, binibigyan ko pa kayo ng kapahingahan, which is psychological, which is emotional, which is spiritual. At kung hindi pa kayo kontento dyan, asahan ninyo yung pahinga na naghihintay sa mga anak ng Diyos. May rest here, merong rest there. Brothers and sisters, life is a gift to be enjoyed, not a curse to end. Life is a gift to be enjoyed, not work to do. And definitely, it is not a problem to solve. Regalo ng Diyos ang buhay. Kaya dapat nagpapasalamat tayo, may buhay. Habang may buhay, may pag-asa ang tao. Hindi nyo alam ang maaaring mangyari. Huwag tatawaran ang magagawa ng Diyos. Ang mahalaga, kapartner natin siya at kasama sa lahat ng ating ginagawa. Hindi lang kapartner sa pagluta sa mga problema natin, kundi kapartner sa paggagawa ng ating mga desisyon. Maraming mga tao sobrang napapahamak kasi hindi kasama ang Diyos pag nagde-decide mag-isa. Tapos pagka sumabit na, nalagay na sa gulo, kasama na ang Diyos. Doon na ngayon hahanapin ang Diyos at doon na ngayon tatawagin ang Diyos. Kailangan decision making pa lang, kasama na siya. Kailangan nag-iisip pa lang tayo kung saan gadali ng ating pera, anong bibilhin natin, kanino tayo makikipag-partnership, kasama na agad ang Diyos. Prayerful na tayo. Bagamat willing naman ang Lord na samahan tayong umahon sa mga nakakahulugan nating pusali, siguro naman kung kasama natin siya sa ating paglalakad, hindi tayo mahuhulog sa mga pusaling yon. Kaya partnership with God is very important. Many people are deceived into feeling and thinking that they are weak or alone or helpless or hopeless because they don't know God's words. Because they don't know God's answers to their questions and to their complaints. John 10:10, the Lord says, I have come that they may have life and have it to the full. Ang kalooban ng Diyos, ang gusto niya, ang buhay natin, punong-puno, maganda, mahusay, makulay. So sabihin niyo, paano naman ako sasaya kung mahirap ako, wala akong masyadong pera? Sa palagay niyo ba, lahat ng may pera, masaya? So, paano naman ako sasaya, ay meron akong kapansanan sa aking katawan? Sa palagay niyo ba, yung lahat ng walang kapansanan, masaya? Yung paano naman ako sasaya, wala akong kabiyak sa buhay? Sa palagay niyo ba, lahat ng may asawa, masaya? Paano naman ako sasaya? Wala akong US visa. Sa palagay niyo ba, lahat ng may visa, masaya? Ang sinasabi ko lang dito, mga kapatid, yung kasiyahan is not a matter of your station in life. It's a matter of attitude. Kung ano yung attitude mo, pwede kang sumaya, pwede kang lumungkot. Kailangan yung attitude natin lagi nakababad sa salita ng Diyos,
na lagi tayong positive yung tinitingnan natin sa buhay. Kasi sabi sa Bible, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. So may pagpapala ang Diyos, walang swerte-swerte, malas-malas. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Kung pinapayagan niya na hindi tayo umunlad sa negosyo, may dahilan. Kung pinapayagan niyang umunlad tayo, may dahilan din. Pinapayagan niyang makamit natin ang gusto natin, may dahilan ng Diyos. At kung hindi siya nagbibigay ng hinihingi natin, may dahilan pa rin siya. At lahat ng dahilan niya ay tama. Kaya dapat nakikita natin yon. Ano ang tama sa pagkakaroon ko ng sakit? Anong tama sa pagbagsak ko sa board exam? Ano ang tama sa pagkakasunog ng aming bahay? Itanong niyo sa Diyos sapagkat siya may sagot. Pero hindi pwedeng magkamali ang Diyos. At ang taong hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang mga taong malulungkot. Pero yung taong mga sang-ayon, sa tingin ng lahat, parang kawawa naman to, kung ano-ano nangyari, sasabihin pa rin niya, praise God, hallelujah, God is in control, God is my maker, God is my partner. Naratay na sa banig ng karamdaman, sasabihin pa niya, purihin ang Diyos, dahil kung hindi pa ako naratay dito, hindi ako matututong magdasal ng mahaba. Purihin ang Diyos kung hindi pa ako nalugi, hindi ako nagiging mapapalapit sa Diyos, kung hindi pa ako iniwan ng nobyo ko, hindi ako matututong mag-Bible study. Abay, maraming dapat purihin sa Diyos. Pero yung mga tao reklamo ng reklamo, kahit marami ng blessings ang dumarating, hindi pa rin nila nakikita kasi binubulag sila ng mga reklamo. It's a matter of attitude. Mga kapatid, kung malungkot kayo sa buhay, 95% ng dahilan, maaaring kayo rin. Pananaw natin sa buhay. Matthew 22 verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Maraming pagkakamali tayo sapagkat di natin kilala ang Diyos, di natin alam ang Kanyang salita, at hindi natin ipinapamuhay ang Kanyang katuruan. Ano ang solusyon kung nabibigatan sa buhay? Knowledge of scripture, knowledge of God, because it will set us free from all the lies that Satan likes us to believe in. Satan is a liar and he is the father of lies. At ang isa sa mga kasinungalingan na yan, ang buhay ay nakakapagod. Dapat wakasan, dapat takasan. Kaya anong ginagawa nung iba? Iinom ng isang katerbang sleeping pills. Meron lang tamang oras ng tulog at may tamang oras na gising tayo para ma-appreciate natin ang araw, ang buwan, ang buhay, tapos tutulugin mo lang. Lalasingin mo ang iyong utak para hindi mo malaman ang nangyayari sa planeta. Babangagin mo ang iyong utak, magda-drugs ka para tatlong araw kang gising, tapos biglang tatlong araw kang tulog. Hindi tayo kasabay sa rhythm ng mundo na nilikha ng Panginoon. Marami, hindi nila na-appreciate ang pang-araw-araw na buhay na ibinibigay ng Panginoon kasi tinatakasan. Umagang-umaga pa lang naglalasing na para malasing na ang utak. Tinatakasan ang mundo. Life is not a prison to escape from. It is a garden to enjoy. But you've got to open your eyes to the beauty of life. Kahit pa nga, marami tayo mga pangangailangan kung minsan hindi natutugon. At kung ganun nga ang nangyayari, dapat pa rin tayo magtanong, bakit ang hirap-hirap ko? Gusto ba ako ng Diyos na maging mahirap? Ano ang mali sa ginagawa ko, sa pamantayan ko sa buhay, sa estilo ko sa buhay? Bakit puro na lang hirap? Kasi alam nga namang nilikha ako ng Diyos para paghirapin. It is important to know God. At sa Isaiah 8:19, should not a people inquire of their God? Meron tayong tanong, lumapit sa Diyos. Meron tayong mga duda, sa Diyos tayo magtapat. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Kanya tayo humingi ng mga kasagutan. May layunin, may misyon, may ganda ang buhay. Huwag nating payagan na yung kapangitan na ugali ng ating kapwa ay magtakip sa ating mata para mabulag tayo sa ganda ng buhay. When people live together, some will smile and some will frown. But you need not mind them. Travel on as best as you can. Take people as you find them. At huwag niyong gawin ang buhay niyo na reformatory institution ng planeta na lahat ng tao sa paligid gusto niyong baguhin. Ang una muna ay magpabago tayo sa Diyos, baguhin natin ating sarili sa tulong ng Diyos, at kung magkakaroon tayo ng positive influence sa ating kapwa, mabuti. Pero higit lalong sumasaya tayo kung ang pinag-aaralan natin is to accept people rather than to change them. Because to change people, you have to change what? How many billion people on the planet? How many people around us must you change? And then look around you, face the mirror and say,
eh ang sarili ko ba, nabago ko na talaga? Kung hindi pa, paano nyo naman aambisyoning baguhin ang inyong kapaligiran at ang inyong kapwa? Kayong marunong tumanggap sa kapwa, yun ang sumasaya. Yung bang, talagang ganyan na nga yung nanay ko, kung magbabago, mabuti, kung hindi, eh, andyan na yan, appreciate na lang kung ano yung mabuti. Ganyan na talaga yung asawa ko, ganyan na talaga yung kapitbahay ko, yung biyanan ko, sige, tanggapin na lang. Kasi kung lagi ka na lang magre-reklamo to kasi hindi niya ikinasusunod sa kagustuhan mo, hindi ka mauubusan, kapatid, ng ire-reklamo sa buhay. Kaya yung marunong magpatawad at marunong tumanggap sa kapwa, yun ang mga taong gumagaan ang dibdib. Yun ang gumagaan ang buhay. Sapagkat kung susuriin, ang pinapatirang kaming nakikinig ngayon sa iyong salita, na ganito ang kalagayan, napapagod na sa buhay, kumisan gusto ng sumuko, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang kabanalan ng buhay, that life is sacred because it comes from you. Na maluwalhati namin kayo masamba sa pamamagitan ng pagiging buhay. Na buhay na hindi lamang naman hinahanap nyo yung buhay na nagdarasal, nagpupunta sa church, kundi buhay na natutuwa kaming ma-enjoy ang iyong creation. When we have a cool shower, when we drink a steaming cup of coffee, when we enjoy the breeze, O Lord, when we look at the sunset, when we find the beauty of the stars, that we remember you, that you want us to enjoy. You have surrounded us with so many beautiful things to soothe us, to please us. Nawa, Panginoon, makita namin kayo sa mamunting mga bagay. May we find you, Lord, in the smile of a child, in the small gestures and touch from our friends. Makita namin kayo, Panginoon, sa mga natatanggap naming cards and text messages. Makita namin ang kabutihan ninyo, maging sa mga na-enjoy namin, Panginoon, na hangin from electric fans, from air conditioning, lahat ng mga natural things na ito, Panginoon, you arrange and you rearrange and you enable men to arrange and rearrange for our comfort, for our enjoyment. You are a very thoughtful...